ako'y muling nagbabalik sa himpapawid sa mga palatuntunan dito sa inyong himpilan, Radyo ng Bayan, 918 sa inyong mga kalapitan. Ang himpilan ng Radyo ng Bayan ay inyong matatagpuan sa PBB Complex, Sergeant E.S. Vera Avenue, na dating Kalye Bobol, Lungsod ng Quezon, at ang transmitter ay sa Malolos, Bulacan, na may lakas na 50,000 watts. Muli, magandang umaga po sa inyo. Ang oras ay ganap ng alas 4 sa umaga. Narito ang kalipunan ng mga balita ng mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng bansa. Patid sa inyo ng mga himpilan ng Bureau Broadcast Services sa buong kapuluan. Na hinihingi ng Moro National Liberation Front sa Mindanao. Ang mga taga-suporta ng constitutional autonomy ay nakikisa sa Solidarity March na itinaon sa anibersaryo ng paglaya ng Sambuanga City mula sa puwersa ng mga Hapones. Kasabay nito, nilagdaan ng 12 councilors at Vice Mayor Jose Climaco ang isang resolusyon. Masasaad sa nasabing resolusyon ng kahilingan nila kay Pangulo Aquino na kagad ipatupad ang itinatadhana at mekanismo ng konstitusyon patungkol sa pagtatasag ng otonomiya sa Mindanao. Ay daulat, ito ang kauna-unang na hayag na itinaad ng mga residente ang kanilang pagtutong sa pagpapatupad ng otonomiya sa pakikialam ng MMLF. Sa iba pang mga balita, hindi na babahala ang militar sa pantalang Muslim sa Mercy Forces na muling sisiklam ang Bye.
paglalakbay ayon kay Transport Minister Shintaro Ishihara sa isang news conference sa Hakodate na malaki ang maidudulot na kaluwagan at pag-unlad ang pagbubukas ng channel sa Hokkaido. Bukod dito, niliwanag pa na ito'y isang tagumpay sa inhinyera na ginastusan ng 1,000 bilyong yen o katumbas ng mahigit sa 8 bilyong dolyar ng US. Inaasahan na makapagsasakay ng mayroong 2 milyong pasaheros ang tren na daraan sa naturang tunnel sa bawat taon. At mula sa pag-asa, magiging katangsama ng lagay ng panahon sa kamaylaan na may pangulong ni payapa ang napag-alon sa baybayin at loob ng Manila Bay. Mabuting lagay ng panahon ang iiral sa Visayas at Mindanao na may Pilipinong pagulan. Samantala sa silangang bahagi sa Luzon ay mga karanas ng kalat-kalat ng mga pagulan dulot ng amihan. At sa pangkalahatang bahagi sa Luzon, iiral ang mabuting lagay ng panahon na may pangumulong at magiging payapa hanggang sa katangsama ng mga pag-alon sa buong baybayin sa kapuluan. Dinubog ng araw kanina ng alas 6 ng gabi at sisikat bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Sumayin nyo ang alas 12 pag-uulat at ito po si Aura Anasan, nagsasabi ng magandang umaga po sa inyong lahat. Radyo! Radyo ng Bayan 918. Kaibigan ko ang radyo. Alas 12:05. Mga kababayan, inyo pong napakinggan ang pagsasimpapawid ng mga palatuntunan dito sa inyong impilan, Radyo ng Bayan 918, sa inyong mga talapitan. Ang impilan ng Radyo ng Bayan ay matatagpuan sa PTB4 Complex, Sergeant A. Esguerra Avenue, na dating Bohol Avenue, lungsod ng Quezon, at ang transmitter ay sa Malolos, Bulacan, na may lakas na 15,000 watts. Ang Radyo ng Bayan ay muling magbabalik sa hipapawid sa ganap na alas 4 ng umaga. Mga kababayan, ang ating pambansalawit